Mga gabi, Oriental Mindoro, mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaro Vision Network. Ako po si Mel Francisco. Ito po ang TVNet Newsline. Auno sa buwan ng Hunyo, taong 2020. At sa ulo ng mga balita, COVID-19 cases ng Oriental Mindoro, 22 na. Sa pagpasok sa MVCQ, police visibility sa Calapan City pa iigtingin. At modules o e-learning materials para sa pagbubukas ng klase ngayong Agosto, pinaghahandaan na ng DepEd Schools Division of Calapan City. At sa detalye ng ating mga balita, auno ng Hunyo, unang araw ng Modified General Community Quarantine, kung kailan man laya na lumabas ang lahat, bata man o matanda, wala ng clustering at hindi na rin kailangan ng quarantine pass. Patuloy ang pagdagsa ng mga tao sa sentro ng lungsod ng Calapan. Nakasuot ng face mask, ngunit sa mga mataong lugar, pahirapan ng social distancing. Nabawasan na rin ang mga checkpoints, ganun pa man, tiniyak naman ni Calapan City Police Chief, Police Lieutenant Colonel Julian Olonan, na mas paiigtingin pa rin nila ang police visibility, lalong higit sa mga matataong lugar upang matiyak na nasusunod pa rin ng mga mamamayan ng social distancing at pagsusuot ng face mask. Ngayon, mas visible ang police talaga, no? Kaso talagang sa sobrang dami ng tao, parang hindi nakikita ang police, no? Pero maximum deployment pa rin ng police outside, no? Especially dito sa general matataong lugar. With regards to checkpoint, tuloy pa rin ang checkpoint, tuloy-tuloy pa rin. Pero randomly na yung pag-check. Ibig sabihin, hindi na lahat ng vehicle chine-check, ano? Kasi sa daming sasakyan naman talaga yan, di ba? Kikrate ng traffic. So randomly yung pag-check ng mga sasakyan sa checkpoint, considering na wala na rin travel pass sa kaling ibang bayan, wala na yung quarantine pass, wala na yung clustering. So andyan pa rin yung checkpoint. Sa mga malls, supermarket, groceries, actually galing ako ng sentro mall ngayon, at tine-check at pinaalalahanan yung mga gwardiya na tulungan ang police na i-caution yung mga mall goers. Yun yung unti-unti nating pupuntahan na mag-comply pa rin sa minimum health standard, especially on wearing face mask. Napaka-importante talaga na may cover ang ating mukha, no? Paalala ng opisyal, huwag kalilimutan ang mga basic health protocols sa paglabas. Huwag anay maging kampante sapagkat hindi pa rin nawawala ang banta ng COVID-19. Mas delikado pa ani ang sitwasyon ngayon dahil marami nang lumalabas ng kanilang mga tahanan. Huwag niyong i-misinterpret na pinayagan na kayo lumabas, pinayagan ng bumili, uminom. Huwag niyong i-misinterpret, nandiyan pa rin yung mga protocols dahil yung virus nandiyan pa rin. Kung tutusin nga, mas delikado po sa panahon ngayon dahil naglabasan na yung mga tao, no? Talagang binigyan lang ng pagkakataon talaga itong mga kababayan natin na maghanap buhay na talaga at makabalik sa kanilang mga trabaho, no? Babala pa ni Police Lieutenant Colonel Olonan, hindi sila tumitigil sa panguhuli ng mga pasaway. Mga hindi nagsusot ng face mask kapag lumalabas ng bahay, kung saan 1,000 ang multa ng mahuhuli. Maaari ring mag-community service o i-detain ng hindi lalampas sa 12 oras. Araw-araw po may nahuhuli tayo. Personally, sinesend ko kay Mayor yung number ng mga nahuhuli, no? Especially yung naka-face mask naman, hindi naman naka-ano, bawal pa rin yun. Talagang huhulihin kayo, nakababa naman sa inyong nose. Hindi properly wear, huhulihin po kayo doon, no? Imagine na 1,000 pesos din po ang fine ng non-wearing of face mask. Or kung wala kang pera, depende kung ilang oras ang community service mo na ano sa'yo, or mapukulong ka ng hindi naman lalagpas ng 12 hours. Ano. So pinapaalalahanan po, araw-araw po may nahuhuli, may nadadampot dito sa hindi pagsuot ng face mask, ano? So magsuot po tayo. So lipanawagan ni Police Lieutenant Colonel Olonan, sumunod sa mga panuntunan at mananatili pa rin aniya ang pagpapatrol ng mga pulis. Pinayagan po kayong lumabas, wala na halos lahat ng restriction sa paglabas niyo, bata, matanda. Pero nandyan po yung virus pa, nandyan pa rin po. Napakadelikado po sa mga panahon ngayon. Ano? Marami kaming mga patrollers galing regional office na nag-iikot. Pinapalalaanan namin kayo para rin sa inyong kaligtasan yung pagsusuot ng face mask. As much as possible, i-observe din natin yung physical distancing. Yan pa rin talaga yung mga protocol na dapat natin i-priority, yung minimum health standard na tinatawag.
maganda, magbawal na rin din ng alcohol. Sumunod po kayo at marami pa rin tayong kapulutan na papatrol dyan araw-araw. Sa ibang balita, tiniyak pa rin ng Department of Education Schools Division of Calapan City na sa pagbubukas ng klase ay kasali o kasama pa rin sa kanilang learning continuity plan ang mga nasa malayo o liblib na lugar. Bukod dito, inihahanda na rin nila ang gagamitin modules o learning materials ng mga bata. Ayon kay CIT Chief Education Supervisor Florina Madrid, sinisiguro nila na kumpleto ang pamamahaging learning resources kapag nagsimula na ang klase. Sa ngayon ay patuloy ang kanilang pangangalap ng mga ito para may magamit ang mga batang magbabalik eskwela. Nilinaw rin ni CIT Chief Education Supervisor Madrid na gagamitin pa rin ang DepEd Commons sa panibagong school year dahil malaking anyang na itutulong nito sa pag-aaral ng mga bata. Nakapaloob dito maraming learning materials na mapapakinabangan ng mga mag-aaral at guro, online man o offline learning. Isa yun talaga sa i-encourage namin na gamitin yung DepEd Commons kasi napakagandang gamitin online or offline learning. So pwede yun sa mga bata na may internet, pwede rin doon sa mga bata na walang internet. Kasi may mga materials doon na downloadable, siguro kung wala talagang walang gadgets yung mga bata, yung mga teachers pwedeng makatulong, ma-download yun, may print, and then may distribute sa ating mga learners. Napakaganda rin kasi, napaka-interactive din ng ibang mga nandoon sa DepEd Commons kasi ngayon ay mga open educational resources. Nakakatuwa kasi mga games, mga quiz, yan, marami rin doon ng mga online quarter test reviewers, at marami pang iba na nakaka-exciting para din sa ating mga learners. Pinag-aaralan pa rin ang nasabing kagawaran ang kanilang magiging hakbangin o paraan sa mga eskwela na walang kagamitan, pang-access at kakayahan upang magamit ang DepEd Commons. Dagdag pa dito ni OIC Schools Division Superintendent Lida Lager Mascarenas. Bukod dito, may inilunsad rin silang programa na Pamilya Ko, Guru Ko. Yung mga bata natin, wala ng mga gadgets, ano? Ang DepEd Calapan City ay meron din ginawang programa. Lalo-lalo na yung sa reading program natin na meron tayong inilaunch na Pamilya Ko, Guro Ko. So kung halimbawa hindi maka-access sa DepEd Commons, itong mga batang walang gadgets, meron kaming mga, yung mga teacher ay merong mga na-identify na yung mga nahihirapang bumasa. At ang guro nila ay ang kanilang nanay, tatay, ate, kuya, basta yung marunong na yung may kakayahan na magturo doon sa mag-aaral natin na nasa bahay. So, kumbaga, hindi naman talaga natin masasabi na 100% ay makaka-access sa DepEd Commons. Pero nakagawa din kami ng paraan upang itong mga batang ito ay mabigyan ng mapapagkaabalahan din. Lalo-lalo na marami tayong yung mga nahihirapang bumasa. Hindi naman sasabihin mo na mga hindi talaga marunong bumasa. Nahihirapan lang bumasa at nahihirapang maunawaan yung binasa. So yun yung ating binibigyan ng pansin ngayon para lahat dito ay leaders sa Calapan. Anto Bayan, ano iba pa mga balita sa amin pong pagpapalik? Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in,
I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Extreme premium quality, best price. Available na. Extreme Cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Sa huling araw ng Mayo, ika-31, umabot sa 22 bilang ng COVID-19 cases sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Pinakabagong kaso, si patient 1206 na isang 61 taong gulang mula sa San Isidro, Puerto Galera. Sa post ni Governor Bonz Dolor sa kanyang official social media page, sinabi nito na si patient 1206 ay may end-stage renal disease on hemodialysis treatment mula pa noong 2016. Na-admit sa ospital na karang 18 ng Mayo dahil nahirap ang huminga. Bukod sa kanyang kidney problem, napag-alaman na may ilan pa itong medical conditions. Samantala, stable naman ang pasyente na nasa ilalim ng close monitoring. Pahayag pa rin ang gobernador na isumite na ng Municipal Health Office ng Puerto Galera ang isinagawa nitong contact tracing sa DOHRESU upang matapos ang pagsusuri at makuna na ng specimen ng mga ito na ipapadala naman sa RITM. Si patient 1206 ang ikatlong kaso ng COVID-19 sa bayan ng Puerto Galera. Ang naunang dalawa, isang dialysis patient at isang returning OFW na pawang fully recovered na. Sa kabuuan, mayroong 22 kaso sa Oriental Mindoro, 17 recoveries, 2 deaths, at 3 active cases. Auno naman ng Hunyo, sa ilalim naman ng buong lalawigan sa Modified General Community Quarantine kung saan higit na makararamdam ng pagluwag ang mamamayan nito upang magbigay daan sa muling pagsigla ng ekonomiya ng lalawigan. Nananatili pa rin ayon sa mga lokal na opisyalis ng probinsya ang panawagan ng kooperasyon. Pagsunod sa pangunahing panuntunan tulad ng social distancing, mandatory wearing of face mask sa labas ng tahanan, palagi ang paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at malinis na tubig at tamang paraan ng pagbahin o pagsinga. Samantala sa Occidental Mindoro, mula sa bilang na 10 na karaang linggo, pumalo na ang bilang ng mga positibong kaso ng COVID-19 sa 30. 31 dito ang active cases kasama ng 26 DPWH construction workers. Samantala, ngayong nasa modified GCQ na ang Oriental Mindoro, pinapayagan na ang religious gathering sa ilalim ng mahigpit pa ring panuntunan ng IATF. Kinakailangan pa rin ang pagsusuot ng face mask at sundin ng physical distancing. 50% lamang ng seating capacity ng simbahan ang papayagang makapasok at makadalo ng misa. Pahayag ni Father Arnold Magbuo, Cura Paroko ng Santo Niño Cathedral, naghahanda na ang simbahan sa magiging daloy ng mga nagnanais na magsimbang mga mananampalataya. Dagdag pa ni Father Arnold, ang paghahandang ito ay kung papayagan ng tuwiran ng simbahan at sa basbas na rin na inihintay nila mula kay Vicariate Administrator Reverend Father Nestor Adalia. Sakali mang payagan na gagamit ang simbahan ng passes na makukuha sa tanggapan ng cathedral mula araw ng Martes hanggang Sabado. I-check lamang sa mga social media account ng cathedral at ng mga pamayanan leaders ang mga available slots na maaaring makuha. Sa araw ng Linggo, mayroong 5 misa, 6 a.m., 8 a.m. at 10 a.m. sa umaga, habang sa hapon naman ay 4 p.m. at 6 p.m. Ang pagitang oras ng misa ay igugugol sa paglilinis o pagdisinfect ng simbahan at sa pagpapasok
ng mga parishioners. Iisa lamang ang magiging entrance at exit sa simbahan. Sa halip na magtala sa logbook, ihuhulog na lamang sa nakalaang kahon na nakuhang passes kung saan nakalagay dito ang pangalan, tirahan at cellphone number. Tatapak sa footbath, kukunin ang temperatura at may mga volunteers na maghahatid sa inyo para sa mga takdang upuan. Ayon sa idea, pinapayagin na religious gathering. Basta i-observe lang yung pagsusuot ng face mask, i-observe ang social distancing at yung tamang paglilinis. Iniintay na lang po natin ang hudyat na ibibigay ng ating apostolic administrator dito sa ating apostolic vicariate ng Kalamay. Kapag sinabi na ng ating apostolic administrator na sige, okay na, at sinabi ng ating mayor na okay na din, and then i-announce sa publiko, muli na mabuksan ang ating simbahan. Ngayong linggo ay paghahanda. Ang makakapasok lang muna po dito sa loob ng simbahan, kung tayo papayagan na sa linggo, ay yung merong passes. Ito po ay ginagawang ginawa ng ating parokya upang sa ganun ay matiyak lang na nasa sa ayos po tayo at hindi dadagsaan tayo. Meron tayong 5 misa sa linggo. Just in case, payagan na tayo. Ang first mass, 6 o'clock. Second mass, 8 o'clock. Third mass, 10 o'clock. Lagi mo merong oras sa paglilinis. Kaya, pagkakatapos ng misa, sarado ang simbahan at lilinisin po ulit ito. Tayo naglaan na 40 minutes na paglilinis at pagkatapos 20 minutes sa pagpasok. Para mo matiyak natin na meron tayong sinat na makukuha sa parokya o sa mga leaders natin sa pamayanan, mahalaga na inyong buksan ang inyong Facebook account. Facebook account ng parokya. Ito ho, Santo Niño Cathedral, Liham ng Hapag. Santo Niño Cathedral, Liham ng Hapag. Makikita po ninyo doon kung meron pang mag-start sa misa. Pwede kayong magpalista ng inyong pangalan o ng inyong pamilya sa inyong pamayanan upang siyang kukuha ng ticket dito o ng passes dito o kayo mismo ang kukuha. Mahalagang tandaan po ninyo na sa likod nitong passes may nakalagay doon pangalan, tirahan, cellphone number. Dahil hinihingi po sa atin sa guidelines na kinakailangan ng logbook. Bawat papasok, isusulat ang pangalan, mahirap para sa atin yon, matagal yon, time-consuming. Kaya sa ticket ninyo, sa passes ninyo, papakita nyo lang na ganun, ihuhulog nyo lang. Sarado ho ang site na ito, yun lang lahat ang entrance. Pagpasok po ninyo noon, dadaan kayo sa footpath. Pagkatapos, ipipresent nyo yung inyong passes. Pag tama ang oras, tamang araw, kayo po ay dadaan din sa thermal scanner. Pag wala kayong lagnat, diretso kayo, talaga kayo ng alcohol. At pagpasok, may mag-guide na tao dito sa loob, dadaan kayo sa upuan upang may saayos at hindi masayang yung espasyo. Ang agad natin ay mapuno ang bawat upuan na dapat pangupuan. Mababalo ang setup ng simbahan. Dalawa, tatlo, ganun lang ang pwede umupo sa bawat upuan. So, linasahan pa rin ang simbahan ng buong kooperasyon at pangunawa ng mga mananampalataya. Mahigpit anyang ipatutupad ang proseso para na rin sa kaligtasan ng lahat. Bagamat umaasa ang simbahang papayagan na ito magbukas, mananatili pa rin ang paghahatid ng misa sa pamamagitan pa rin ng live TV coverage at sa social media.
Sa ibang balita, dahil sa banta ng COVID-19, mahigpit namang ipinatutupad ng NBI Mimaropa ang pagkuha ng NBI clearance sa kanilang ahensya kung saan bukod sa mandatory na pagsusot ng face mask at social distancing. Sinisiguro rin nila ang madalas na sanitation ng kanilang mga gamit tulad ng finger scanning machine upang maiwasan ang banta ng naturang sakit. Ayon kay NBI Mimaropa Regional Director Romel Valieja, sinasanitize nila mga gamit na hinahawakan ng mga aplikante tulad ng mga finger scanning machine at sa bawat pagkakataong may gagamit nito. Bukod dito, regular rin nila silang nagsasagawa ng sanitation sa lahat ng kanilang kagamitan at opisina upang malabanan ang naturang virus. Samantala, upang mapabilis naman ang proseso ng pag-a-apply ng NBI clearance, mas makabubuti kung mag-online register sila sa kanilang website sa clearance.nbi.gov.ph para makapag-fill up ng form, makapag-schedule ng appointment at makapagbayad gamit ang online o sa mga bayad centers. Sa huli, dahil sa epekto ng pandemyang COVID-19, malaking binaba ng mga nakuha o kumuha ng NBI clearance. Subalit dahil sa paggaan rin ng quarantine at pagbabalik trabaho ng ilang mamamayan, inaasahan naman na dadami na rin ang mga ito sa mga susunod na araw o linggo. Kaya patuloy anila ang ahensya sa paghahanda para dito. Magbabalik po ang TVNet Newsline. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get the show on. Come on. Can get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Isang pampag-good vibes na programa ang handog ng sangguniang kabataan ng Kamilmil ngayong panahon ng quarantine. Isang Miss Gay Quarantine 2020 pageant online ang inihanda ng nasabing samahan kasabay ng kanilang pagdiriwang ng barangay fiesta. 5 kandidata naglaban-laban upang masungkit ang corona bilang kauna-unahang Miss Gay Quarantine 2020. Gaya ng mga isinagawang pageant, nagkaroon rin ito ng production number kung saan inirampa ang kanilang mga production outfit. Hindi rin nagpahuli ang bawat kalahok sa kanilang pinagmamalaking home quarantine at palengke attires. Ipinakita rin ng mga kandidata ang hubog ng katawan sa suot na long gown. Para naman sa question and answer portion, nagpamalas rin ang mga ito ng talino at husay sa pagsagot ng mga tanong na may kaugnayan sa nararanasang krisis ng bansa. Matapos ang lahat ng ito, nakuha ni Maki De Castro ang best in production number, home quarantine attire at palengke attire, habang tinanghal naman ang best in creative long gown at Miss Photogenic si Vernon De Los Santos.
Para sa mga major awards, tinanghal na third runner-up si Sheila Paradiang, second runner-up si Vernon de los Santos, first runner-up si Maki De Castro, at nakuha ni Vian Son ang titulong Miss Gay Quarantine 2020. Ang mga nagwagi ay nakatanggap ng kaukulang premyo ayon sa Sangguniang Barangay ng Caminmil dahil nakasanayan na nila ang magsagawa ng mga palabas tuwing fiesta. Hindi anila hadlang ang COVID-19 upang maisagawa ito. Sa pamamagitan ng internet, naniniwala sila na sa ganitong pamamaraan ay makapagibigay sila ng saya sa kanilang mga kabarangay. Samantala, dahil sa epekto ng pandemyang COVID-19, marami sa mga lokal at maliliit na negosyo ang pansamantalang nahinto dahil na rin sa ibinabang lockdown. Subalit sa unti-unting paggaan nito at kasalukuyang nasa modified GCQ na ang Mimaropa, inaasahan namang unti-unting sisiglang muli ang ilan sa mga assisted community organizations ng DTI Oriental Mindoro. Base sa datos ng ahensya, simula noong ipinatupad ang enhanced community quarantine noong buwan ng Marso. Nasa 53 na assisted MSMEs, samantalang 25 naman ang nagpatuloy o business as usual at 7 naman ang partial o limited operation lamang ang ginawa. Nasa 96 rin ang manggagawa mula sa mga assisted MSMEs ang nawalan ng trabaho dahil sa mga naging limitadong order ng mga produktong natatanggap ng mga MSMEs. Ayon sa DTI Oriental Mindoro, dahil sa kinakaharap na pandemya, patuloy naman sila sa pagbibigay ng ayuda at tulong sa mga nakinakailangan ng mga MSMEs tulad ng loan, market matching o pagtulong upang maipahatid ang kanilang produkto sa customers, pagkasi sa label at packaging at marami pang iba. Noong nasa ECQ at GCQ, nagbigay rin anila sila ng karampatang dokumento upang mas maging madali ang pagde-deliver ng mga ito ng kanilang produkto sa iba't ibang bayan. Para naman sa mga MSME na nais rin humingi ng tulong, maaari silang kontakin sa kanilang FB page na DTI Oriental Mindoro o lumapit sa mga negosyo centers na malapit sa inyo. At maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, i-type lamang TVNet Newsline. Bisitahin at i-like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan mga balita ng kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mal Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.